Sinabi ni Pangulong Joe Biden noong Biyernes na ipauubaya niya sa kagawaran ng depensa upang magpasya kung ang bakunang COVID-19 ay dapat na sapilitan para sa mga tropa ng US sa sandaling matanggap nito ang buong pag-aproba mula sa Food and Drug Administration. Sa isang pakikipanayam sa Today Show ng NBC noong Biyernes, sinabi ni Biden na ito ay isang matigas na tawag sa kung ito ay kinakailangan. Hindi ko alam, sinabi niya bilang tugon sa isang katanungan mula sa host na si Craig Melvin kung aatasan ba niya ang mga miyembro ng serbisyo na kunin ang bakuna. Iiwan ko ito sa militar. Hindi niya itinakwil ang ganoong kahilingan ngunit idinagdag na mas maraming miyembro ng serbisyo ang nakakakuha ng bakuna. Nasa malapit ka ng iba pang mga tauhan ng militar, kung nasa isang tirahan ka kung saan lahat kayo natutulog o nasa pamamasyal ka, sabi ni Biden. At halos 500,000 o 23% ng kabuoang puwersa ay buong nabakunahan. Ang Navy ay may pinakamataas na rate ng pagbabakuna sa mga serbisyo. Noong Miyerkules, 200,000 mahigit na mga marino o 55% ng serbisyo ang nakatanggap ng kahit isang dosage. Halos 40% ng lahat ng mga marino ay buong nabakunahan. Ang Marine Corps ay susunod sa karera, na may 81,274 o 37% ng mga marino, kabilang ang mga reservists, na tumatanggap ng kahit isang doses. Halos 27% ng lahat ng mga marino ay buong nabakunahan. Halos 187,600 Air Force at Space Force at Air Force Reserve at Air National Guardsmen ang nakatanggap ng kahit isang shot, o 36% ng populasyon na iyon, na may 25% na buong nabakunahan. Ang mga rate ng pagbabakuna ay pinakamababa sa pinakamalaki sa mga armadong serbisyo, ang Army, ngunit 28% ng mga sundalo ng aktibong tungkulin, Reserve at National Guard, o 286,557 ay nakatanggap ng isang shot, at 14.5% ang buong nabakunahan. Sinabi ng mga opisyal ng Pentagon na hindi nila kakailanganin ang mga miyembro ng serbisyo na makuha ang bakuna hanggat pinangangasiwaan. Ito sa ilalim ng isang emergency na pahintulot sa paggamit. Nang ang mga bakuna ay unang inilunsad ng Pfizer at Moderna, ang proseso para sa pagtanggap ng buong pag-aproba mula sa FDA ay hinulaan na tatagal ng hanggang 2 taon. Sa maraming tao na natanggap ang kanilang pagbabakuna, 237,360,473 sa Estados Unidos lamang, hanggang Biyernes, ayon sa Centers for Disease Control and Prevention. At ang data na nabuo ng pamamahagi at pangangasiwa ng mga pagbabakuna, ang prosesong iyon ay maaaring maging makabuluhan pinaikling. Sinabi ng tagapangulo at CEO ng Pfizer na si Albert Bourla na mas maaga sa buwang ito na ang kumpanya ay may sapat na data upang kumpirmahin ang kanais-nais na pagiging epektibo at kaligtasan na profile ng bakuna nito upang mag-apply sa lalong madaling panahon. Para sa buong pag-aproba, noong kalagitnaan ng Abril, naglabas ang Moderna ng mga resulta ng mga pagsubok sa bakuna pagkatapos ng 6 na buwan, ang susunod na hakbang sa paghingi ng pag-aproba ng FDA. Ang DOD ay mayroong 286,552 kaso ng COVID-19 sa pamayanan nito mula pa nang magsimula ang pandemya, kasama na ang mga miyembro ng serbisyo, dependents, empleyado at kontratista. Mayroong 345 na pagkamatay, kabilang ang 24 na miyembro ng serbisyo sa lahat ng mga bahagi at sangay. Hanggang dito na lang mga kaibigan, maraming salamat sa inyong pakikinig at huwag po niyo kalimutan mag-subscribe, like, share at comment at pakihit na rin po ang notification bell icon para ma-notify ka sa next videos na i-upload ko. At sa muli mga kaibigan, maraming salamat sa inyong lahat. Ito po ang inyong lingkod Silver Marquee TV hanggang sa muli.